Tapos na ba ang mga aktibidad dyan kaugnay sa Independence Day? Alvin, nagpapatuloy pa rin ang mga aktibidad dito. Sa katunayan, alas 4 kaninang hapon na magsimula itong Independence Day Concert na ginaganap dito sa Open Air Auditorium dito sa Rizal Park sa lungsod ng Maynila. Marami yung ating mga kababayan na nanunood ng concert sa kabila naman ng malakas na buhos ng ulan pasado alas 5 ngayong hapon. Pero bago iyan, mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang nanguna sa programa dito kaninang umaga. Sa huling pagkakataon sa kanyang 6 na taong termino, pinangunahan ni Pangulong Duterte ang paggunita ng Araw ng Kalayaan. Kanina, dumalo siya sa pagdiriwang ng 124th na anibersaryo ng proklamasyon ng kasarinlan ng Pilipinas sa Rizal Park sa Maynila. Matapos ang pagtataas ng watawat ng Pilipinas, nag-alay siya ng bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal. Ilang minuto ring naglagi ang Pangulo sa dambana. Kumuha pa siya ng bulaklak at iniabot sa kanyang security aid. Bumida naman sa ceremonial flyby ang mga sasakyang panghimpapawid ng Philippine Air Force na may bughaw, dilaw, puti at pulang usok na sumisimbolo sa kulay ng watawat. Sa kanyang pahayag, sinabi ng Pangulo na ipinakita ng mga Pilipino na kaya nilang labanan ang mga mananakop sa pamamagitan ng magkakasama at nagkakaisang puwersa. At mahaba at mahirap man ang daan patungo sa kalayaan, nakamit ng ating mga ninuno ang demokrasya na tinatamasa ng kasalukuyang mga Pilipino. Hindi dahilan ang mga pagkakaiba natin ngayon na magkawatak-watak at hindi dapat maging hadlang at isulong ang bansa sa tamang direksyon. Sa kabilang panig ng kalsada, matiyagang nanood sa programa ang grupo ng estudyanteng si John Maverick. Ang kalayaan, sir, para sa akin is payapa ang mga Pilipino na walang kaaway na kahit sino, peaceful lahat, kahit anong bansa, lahat nagtutulungan. Hindi man nakalahok sa seremonya sapat nang nakapunta sa monumento ni Rizal si Lolo Benigno Campo at naiwagayway ang bitbit na bandila. Walang kumokontrol, walang pumipigil sa atin at walang nakikialam na ibang bansa. Yun ang para sa akin ang kalayaan na walang nakikialam sa atin. Tayo ay nagsasarili. Mahalin natin ang ating bansa kasi kaisa-isa lang ito na hindi tayo dapat magkawatak-watak. Mula sa Rizal Park, pinangunahan din ng Pangulo ang pagkomisyon sa bagong barko ng Philippine Coast Guard na BRP Melchora Aquino. June 1, dumating sa bansa ang 77 metrikong barko mula sa Japan. Gagamitin ito sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea at Philippine Rise sa Pacific Ocean. Ang order ko talaga sa inyo noon pa, go out and destroy the apparatus of the drug syndicate in the Philippines. We continue to talk, but we cannot afford fighting with China. We cannot win and we will lose and the population will suffer. Nakiisa rin ang San Juan City sa komemorasyon ng proklamasyon ng kalayaan sa pinaglabanan shrine. Makasaysayan ang pinaglabanan shrine dahil itinayo ito para gunitain ang paghihimagsik ng mga Pilipinong revolusyonaryo at puwersa ng mga Espanyol. Pinangunahan ni Mayor Francis Zamora ang programa. Nagpadala ng bulaklak si Pangulong Duterte. Nagkaroon ng flame lighting at pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ng pinaglabanan. Sa kanyang mensahe, sinabi ni outgoing Vice President Lenny Robredo na ang kasarinlan ay hindi natatamo agad. Ang kasaysayan anya ang nagbubuklod sa atin. Kinakailangan anya ng tapang at kasipagan na maaaring ituloy bilang mga ordinaryong mamamayan sa makabagong panahon. Maging bukas at mapagmahal, tumulong sa nangangailangan, idiin ang tama at makatarungan, at laging igiit ang katotohanan ng kasaysayan. Humugot ng inspirasyon sa isa't isa, lalo na sa mga nauna. Manindigan sa iisang kwentong hindi kailanman mababago, maaagaw o mabubura. Nagpabot din ang pagbati sa incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ako po ay bumabati sa lahat ng ating mga kababayang Pilipino nasa ang dako mang kayo ng mundo. Maligayang araw ng kalayaan. Mula sa kagitingan at pagkakaisa na ipinamalas ng ating mga ninuno, mula sa kanilang talino at galing at tapat upang makatayo tayo sa ating sariling mga paa, dito nagmula ang ating kalayaan.
Alvin, hanggang alas 7 ngayong gabi itong concert dito sa Luneta at pagkatapos yan ay magkakaroon naman ng kalayaan fireworks display na maaaring matungayan ng ating mga kapamilya na namamasyal dito ngayon sa lungsod ng Maynila. Alvin.